I mean, first team. Next play 2.0. So nakita natin dito sa hindi ko paano na dominate talaga ng team next play 2.0. And somehow, gano'n nga ba nakakainis dito? Ano? Yung mga hooks coming from Boss Dogs. And syempre, nag-expect pa rin tayo for the team Alpha Esports na makabawi dito, Santi. Tingin ko yung Franco, ano eh. Talaga, auto-pick eh. Ever na, oo, ma-open eh. Ang alinis ng performance with the Franco, no? Nagawa niya yung job niya na i-disrupt yung jungling ng kalaban. But now, ibang story ito for Alpha eh. They will secure the Hayabusa and dalawa yung jungler nila. Similar na naman doon sa series number 1 nila versus Omega Game 3. Ganito halos yung ano nila eh, lineup nila. May isang assassin, tapos yung Nathan kukunin nila. But now, Ryuan with the Ling. Ito si Ryuan kasi, Lana, kilalang kilala talaga to. When it comes to using the Ling. Talagang ano to eh, bata to ni Boss Dog sa talagang pag nag-Ling din, no? Malakas kung sa malakas. And, di ba si Pew Pew, Spider Miles din, siya rin yung ito. Talagang comfort. Tsaka si Santi, ano, kayo ko pa din nakikita sa comment section natin yung mga thoughts nila about the lineup. Very, ano sila sa team next play to play, no, talagang halos lahat eh. Nabibigyan nga rin ako ng information eh when it comes to reading the comments, ano. Pero, eto naman na yung ating third ban for the team next play 2.0. So, ayaw muna siguro nila ng hero na sobrang bigat ng burst damage na pwede yung may latag dito. For the third ban rather, ano kaya? Kasi undecided pa rin hanggang ngayon ng team Alpha Esports. Baka iban yung hook ni Boss Dogs. baka nga iban. Possible. Kasi wala pa yung tank role eh. And yung Forza kasi, dito papasok yung geometry battle eh. Pero they decided to respect the hero of James, which is the Benedetta. So, mas hirap sila dun kanina kasi talagang ginugulo yung isang lane. Totoo. And tignan natin ngayon kasi for the fourth pick ng team next play 2.0, but depending for the first three core picks ito ng team next play, very tournament draft, Santi, and I think yung teams, I mean, itong next play 2.0, feeling ko ma-execute nila itong kanitong klaseng lineup, and they still have the Lunox as well. So, sobrang kate, ah. Sakit. Damage. When it comes to damage, no? Mahirap pala ganitong lineup. They have the mobility, they have the damage na kailangan talaga para makapunit. Pero Alpha Esports, again, with the Kadita pick. Similar na similar. Ito yung Kadita pick kanina nagbibigay ng maliit na swimming pool na early game pa lang. And nagpo-provide na ng crowd control and a possible kill eh. And Lonely RD, possible ulit na kunin yung Lapu-Lapu. Ano eh, maganda yung pinapakita ng Alpha Esports eh, na yung mga lineup talaga nilang komportable sila yung ginagamit nila. So, ngayon, tingnan natin kung Franco ka ba. Kasi kulang dito sa team, next play ng isang sustainability. So, I think tank, and it's going, okay. So, Santi, we're seeing a lot of new champion pools dito kasi hindi natin gano'n nakikita yan. Pero dito natin, matutunghayan yung ganitong klaseng lineup. Tignan natin kung magiging effective nga ba. And now, Santi, tatanungin kita ng medyo mahirap sagutin na tanong. Sa ganito klase lineup, may prediction ka ba sa kanilang dalawa? In terms of the lineup kasi, nakadepende. Ang hirap kasi, when it comes to the late game, parang halos pantay, parehas din silang may late game. Dalawang jungler dun sa, dalawang core heroes dun sa side ng Alpha. And dito naman may burst. They have the Lunox, they have the Eve. Ang hirap pumili, sa totoo lang. Pero based kasi doon sa Hylos pick, maganda siyang counter versus a Hayabusa kasi. Pag pumasok siya with a Quad Shadow, may stun yung Hylos. So definitely I will go for the side of next play 2.0. How about you? Actually ako, I think I'll go for the team next play 2.0 then. Pero syempre Santi, ano, if you, na, maganda naman yung mga points na naibigay mo kanina. Kaso syempre, dun pa rin talaga tayo sa execution. O diyan nagkaamali, yun pa rin talaga yung pagbabasa natin. Pero anyway guys, andito tayo sa Land of Dawn, Alpha Esports, we're the team next play 2.0. Next play 2.0, having the one point advantage. Let us see kung Alpha Esports nga ba, Santi, is makakabawi dito sa game number 2 natin. Oo, sa game number 2 kasi possibly yung Alpha Esports nga mapaganin na yung Kadita pick nila eh. Ito yung kumbaga pag nakalaban mo yung hero na tong Kadita na to na unusual, parang mahihirapan ka mag-adjust na parang nakaagulat siya with the current meta na hindi siya madalas nakakalaban o hindi nyo masyadong gamay pag yun ang inyong opponent. But now, mahirap din na para sa side ng next play, syempre, andyan pa rin yung Nathan eh. Mahirap pa rin talagang patayin yung Nathan pag dalawa pa yung inaasikaso mo, lalo-lalo na andyan pa yung Hayabusa.
Totoo, pero mukhang wala nga sustainability for the Team Alpha. Kasi kanina gusto na lang healer. And on to the bottom lane, magandang decision kaya to for Angry Bird na makipag 1v1 kay GMC. Tula na nata, masakit pa rin yung damage output coming from that Lunox. And now, Santi, dito sa may purple baka Team Alpha Esports, mukhang mapipick up dito si Box Dogs. Pero grabe, oh, yung sustainability from Box Dogs. Makakatakas mo siya. No? Kala ko mapipick up, eh. Kasi may mga ganong instances kung di ako nagkakamali na kapag nag-overextend ka, patay ka. Ang tibay ni Boss Dogs, pero ayun na, there goes the small swimming pool, pero mukhang magsisteal Ryuan with a visit, nakuha pa ni medyo bad boy yung purple buff, nice flicker out coming in from Sanford, talagang bad boy, kasi kala dito ni Lonely RD, sure kill na, pero may flicker pa pala. It's a prank, sabi nga naman dito, ano, Sandy, pero moving on to the 2 minutes, here comes the first turtle of the game, mukhang wala pa namang lumalapit dito, ano, Sandy, mukhang nga, peacefully muna sila bumabalik sa kanilang lanes at kinukuha muna dito yung ibang objective just like the purple buff dito ng isang lane na sobrang kailangan niya. Pero again, this is a highly turtle na sinisimula lang yung Team Alpha Esports and I think nakaharamdam tayo dito ng isang mabigat na contest. Oo. Mukhang ano eh, hindi nila to bibitawan. Mahirap paniwalaan na bibitawan ang next play knowing na agaw nga nila yung purple buff ni Humble Kyle kanina. So definitely they have the advantage. But right now, James versus Angry Bird, dikit lang eh, itong matchup na to, parehas ranged eh. Pero yun lang, si Ryuan pumasok na, there goes the jump in the tempest of blades. Flicker out, pero mukhang meron pa siyang espada na itatarak. Pero nice na outplay doon kami from Angry Bird. Natulak niya pa, sabi niya, shoo. Shoo, huwag ka lumapit sa akin, pero mukhang papalapit niya ata dito si Kuya Boss Dogs. Naku, na-burst damage, pero kulang pa rin. Santi, yung damage coming from Cold Snap na nabigingin dito kay Boss Dogs. At ngayon, wala pa rin nakakakuha sa turtle. Ilang beses sa to na nare-reset at mukhang mapapainis ito, Santi. Oo, yun lang. Pero ayun yung real world manipulation. Ang ganda-ganda naman na pagkakalatag. Lahat sila sa loob. Eh, nagpupumilit, kumalas. Kaso nga lang tatlo na ang mapapatumba. May kasama pang libre na possible turret doon sa ibang ibaba. Iba ng klase na ang na-deal dito na next play 2.0 na damage. And definitely, they are in control of our early game. Exactly, pero sa may top lane natin dito sa Santi, no 1v1, but I mean, there's no potential for another kill. At talagang kukunin muna ni Humble Kyle yung kanyang blue buff para lang makamove on. Ay, siya kukuha pala ng kanyang blue buff. Tama, para lang makamove on ano, at makarotate na agad dito sa mapa natin at makabawi agad for against the team. Next play 2.0, pero si medyo bad boy. Naku, may pagsilip at 11 by 2, pero makakuha lang isang kill dito. Pero may shadow kill. Ang sakit no, na talaga makakaalis ba siya with the flicker agad dito. Pero sa may middle lane natin, Santi, ang gulo ni Boss Dogs eh. No, parang dami yung XA niya dito sa game number 2 natin. Oo, oh, madalas ka talaga siyang nanggugulo, no? Yun yung role niya, eh. As a tank, no? Using, securing that turtle, extra shield, imagine mo na lang yung sustain na may bibigay ng isang high loss na may turtle buff. Extra shield, revitalize, tapos yung glorious pathway. Parang unkillable beast na talaga yan. Oo, oh, pili ko, alam mo, Santi, pag meron tayong massive teamfight, si Boss Dogs lang matitira dito. Pero, magting na daw yon kesa makuha pa ng Alpha Esports. At least, diba, sila daw ang nakasecure dito. And look at Boss Dogs giving the vision for their teammates para lang alam, mas makita nila or to, for them to have a map awareness as well. And again, after a few seconds, up naman yung ating turtle. Tingnan natin later on kasi usually dun tayo nakakita ng magagandang highlights sa game natin, uh-huh. Santi. Doon talaga yung all-out clash eh. Kumbaga dito, ano lang, konti lang. Kilitian, di ba? Medyo pa-chepi-chepi lang na mga bigayan. Pero mamaya talaga eh. Doon yung real deal. Pero patient din dito si Boss Dogs ha. Parang yung ginawa ni Hayes. Ayan o, the most patient man. Ayan o. Baka next play Evo's to, di ba? Nakaabang lang. May tumawi dyan. Matik, stun ka talaga. Pero mukhang nice pa tan yun o. Sinasabi natin mga quad shadow. Alam eh, nakita siya. Vision agad yun, Santi. Vision agad yun. For the side of our Team Alpha, nakita na doon dito si Boss Dogs at papasok. Stun na bagay si Cold Snap. No follow-up damage. Pero ang importante dito, Santi, ano, for the team next play, they secured another turtle and that is a huge favor on their side. All new Isuzu UX. Take the lead. Malaking ano to, malaking advantage to para sa kanila. They can definitely go
for the aggression, knowing na meron nga silang advantage. Pero si medyo bad boy, mukhang hinabol ng tatlong miyembro, agad na babalik with a knockout strike, hindi matutuloy yung bravest fighter, at agad na pupunta na yung backup. Sabi ni Boss Dogs, huwag niyong aawayin si Sanford, at mukhang tinipian na nga doon sa ibandang harapan. Pero Ryuan going in for the jump tempest of blades para makataka sa Ugi Shadow Kill. Andiyan rin yung reborn manipulation at mukhang nag-expire na. Pero here comes Angry Bert. Ginalit nyo na nga si Bert dito, pero flicker out. Ang ganda ng yakap, kaso isa lang yung mauhuli. James here na petrify pa, pero nilangaw yan dito sa may bandang gitna habang si Medyo Bad Boy umiikot na. Ngayon mauhuli yung isa, and here goes the trade. Hindi pa tapos si Lonely RD, at gusto niya pa natin patayin si S God. Boss Dogs dito barely alive, pero mukhang matakas pa. Wala. Grabe, Santi. Para si Boss Dogs yung magiging MVP dito. For the team next play Esports, akalaan nyo yun, guys. Nagay yung standing ni Boss Dogs, so 1-0 to. Malinis na malinis, walang daya, no, Santi. Pero moving on to almost 7 minutes, Alpha Esports, andun pa rin. Present pa rin dito, Santi, yung comeback or yung turning point na tinatawag natin, ano, against sa team next play Esports. Andun pa rin, inaasahan pati natin yan. Pero bago ang lahat, ako, ano naman ang turret dito, ang team next play Esports. Turret secure, doon sa taas, natin doon. Oo, pero yun, mukhang nagkabali ata ng tinalunan na iskinitat si Third Cram, at agad siyang napagod dahil nabigyan siya dito ng next play 2.0. Possible steal sa may ibang purple buff in Ryuan. Ito yung gustong-gusto niya. Pag nakuha niya to, Humble Kyle, nagbakasakali na pag nag-quad shadow siya doon at nag-try na kunin, eh mahuhuli niya. Pero mukhang siya ay hindi nagtagumpay. Habang yung turtle ngayon magiging open, mukhang walang chance na mag-contest na eh. Oh, mawawala ng chance. Actually, kasi ayaw naman i-commit ni Alpha Esports. Ano? Lalo ngayon, aware naman sila medyo tagilid. If ever man mag-commit sila for a massive T-Bird. Lalo na yan. Ako, may face check muna dito. Tignan natin kung makabutan pa nila. And here comes Cold Snap. Palalamagin niya muna dito yung mga members for the team. Next play Esports. And so Lonely RD giving a lot of damage out for the Kent's team. Next play 2.0. And here comes Ryu. Medyo nahuli siya. Santi, ano? Dahil ito na. Yung kanyang ultimate para mapikaw si Lonely. Dahil Lonely na nga daw siya. At ahabulin dito ng Alpha Esports. Sabay disengage agad. At si Fiu. Si Piu. Gusto pa ng isa po may Piu sa likod natin. Pero sayang. Yung kill na yon. Si Kufra muntikan na mapikaw. Kaso kulang pa rin doon. Mabibidin ng bahagya, Santi, dito. Yung damage output na nabitaw doon ni Piu. Oo, sayang na sayang, ne. Gahibla na lang din yung HP, eh. Konting-konti, isang sundot na lang, matikuha na, yatap na yatap na sana. But now, next play 2.0, they might go for the engage. Pero si Ryuan, trabaho lang sa may bandang ibaba. Papangatin niya yung minion waves, tapos dun siya sasama na. Pagkatapos niyang maklear yung minions, tsaka siya sasama dun mismo sa mismong laban. But now, ano eh, waiting game pa rin Lana, eh. Parang hindi mo pa rin masabi na parang next play 2.0, sure win na, eh. Kasi isipin mo, set up pa rin ni Third Cram dyan yung aasahan ng Alpha. At yun naman ang inihintay natin. Syempre pati mga viewers, yun lang din naman yung inihintay natin. At here comes Boss Dogs, naglatag na nga dito ng red carpet para ma-pick off si Third Crumbs. Nako, wala tayong set up for now. And they need to disengage, of course, kasi ito na yung limang membro coming from Next Play Esports, giving a lot of pressure, dealing a lot of damage din, ano, na ibinibigay dito ng Next Play over the team Alpha Esports. At look at that diversion play, ano, Santi. Nakakuha na naman ng turret isa-isa. Pero ang bagal ko tutusin, ano. So very patient. Actually, ang team next play 2.0 dito. Oo nga, talagang patience is the key. Sabi na next play 2.0, slowly but surely, nakukuha nila yung mga objectives na kailangan nila. But there goes James, kaso nga na may knock-up, may pero mukhang bitin na sila sa damage. But there goes the entropy coming in from Angry Bird. Agad lang na binibitawan yung mga bala, pero Angry Bird talaga natitira. Hindi sapat yung kanyang mga bala dito para bitawan sa next play 2.0, and they will easily secure a 4-2 trade. And next play 2.0, pumakatok na sa pinto. Angry Bird, mag-isan lang dedepensa. Kakayanin pa nga ba? May entropy, may binibitawang bala, pero mukhang trabaho lang talaga, pero mukhang hindi pa sapat. Eska, mong fall down Boss Dogs dito. Akala nila kaya, kaso sumakto yung death timers ng mga kakampi ng Alpha. Ayun lang, buti na pick up doon. Ano? Actually, with that kills from the side of our team Alpha Esports, kumbaga, makakapag-buy time pa sila, Santi. So, may isa pang round for them or isa pang time na makakabawi sila later on. Pero may problema sila kailangan harapin. Kasi ito na naman yung Lord, now up and open for grabs. And as we can see onto the map, Santi, the next play 2.0, may pagsilip ng panggaganap dito, and I think hindi agad makukuha na Alpha Esports itong Lord natin.
Oo, mukhang hindi nga, pero agawan na mangyayari. Pero the Lord has been secured by Humble Kyle. Low on HP na siya. Dito na si Ryuan nakaabang. Cold Snap is low on HP. And again, siya mapapatumba. There goes the jump. Meron pang yaka, pero wala nang follow-up damage coming in from his teammates. Tatlo ang napatumba. Habang ngayon, isa na lang ang natitira. Humble Kyle, kakayanin pa nga bang depensahan versus 4 members? I don't think so. Next play 2.0 with a clean performance. Ryuan with the link. Showing to us na talagang top global link to. They secured the Lord, but now mukhang pwede nang i-push to ng next play 2.0 if talagang ipipilit nila Lana, eh, no? Oo, totoo yan. Actually, Santi, ano, pero kahit paano for the team of Esports, naka-buy time na naman sila at talagang na-pick up agad nila doon yung Lord. O sayang, ano, if ever man kasi, Santi, na yung next play yung nakakuha ng Lord, I think, mananalo talaga doon sa part na yun ng ating next play 2.0. Yun ang aking Nostra kanina. Pero good thing, kasi may isa pang round ulit or isa pang skirmish dito. Pwede pang gawin ang Team Alpha Esports. Oo. Miracle setup na lang talaga ni Tired Crab. Ni Tired Crab. Yun yung inaantay nating lahat. Na pag tumama to, possible na makakuha. Ito na yun! Boom! Uy, ito na yung revolution natin. Sobrang katim. Meron pang Tempas of the Blades. Naglatag na naman ng red carpet si Boss of Cito. Palalakarin nyo raw dito si Kuya Moryu One. At talagang he will try to get this lonely RD. At kailangan yan tumakas kasi 40 man is still up and night makakasalubong nila dito yung mga members ng Team Alpha Esports. But now, sobrang disiplinado sa Auntie, ano? Kahit ba mas marami pa yung members ng Team Next Play, Alpha Esports rather, knowing na may tatlo pang membro for the Team Next Play, ayaw nilang mag-engage for Team Fight. Kumbaga, tol, pansinin mo yung base, marami na, wala na tayong torre, so kailangan din natin maging aware na baka may sumegaway sa likod. So that is still aggressive for the Team Alpha Esports. And basing it on the items, ano na lang eh, isang item na lang yung kailangan buuin ni Ryuan dito para ma-full yung slots. Well, for the side of Humble Kyle dito, mukhang pa-endless battle pa lang siya. Kumpara, ayan oh, full item lock na, tapos may dalawang item slots pang libre. Pero ayun, nice pick-off coming from Angry Bird. Tempest of Blade sa bibitawan, andyan din. Coming from Pew Pew, yung kanya real world manipulation, na ipet nga lang si Tired Crab. At ngayon, maghahabol na si Ryuan. Going in for the fetch poise, agad na huliin si Angry Bird. At ayun na nga yung Ugi Shadow kill. Kaso ang daming tinatawiran dito, Lana. Ang daming nga tinatawiran, bumasok na si James. Sobrang katin na kanyang ultimate. Pero syempre, harapin natin to ni Lonely RD. Pero kaya ba sustain lahat ng damage out na kanyang nare-receive? Mukhang hindi na kasi Santi, siya ay mapipick off. Pang-apat na na napuha dito ng Team Next Play 2.0 si Kuya Mo, Lonely RD. And ngayon, ang aking tanong, kaya bang depensa na to ni Angry Bird? Pero puti na lang, here comes Cold Snap. At hindi na matatapos na ng Next Play 2.0. Kasi low HP sila Santi, so better na lang na ginawa nila is to take advantage yung mapa na napumababor sa kanila at ninako na lang dito yung mga purple buff na pwede nakunin. Oo, kayang-kaya pa talaga ng Alpha Esports Pro. Puso kong puso lang talaga ang kakailanganin nila. And with the right setup, right timing, definitely kaya nilang kumuha dito ng kills eh. Tired Crab, siya yung aasahan for the initiation with the Tyrant's Revenge tapos Tyrant's Rage. After the Tyrant's Rage, pwede kang maglagay ng swimming pool coming in from Kadita eh. Si Cold Snap eh. Diba? Pwede mong i-combo yung layering of skills ng inyong damage and dyan papasok yung follow-up from the teammates. Pero kasi in terms of the positioning, no room for error na ang Alpha dito. Kasi opened up na yung dalawang lanes nila and enhanced na yung minion waves na dumadating. And now, magkakaroon ata tayo dito ng pause. Paspon yung Lord and definitely next play has the advantage in terms of the positioning. Actually, ngayon, Santi, ano, medyo tagilid for the Team Alpha Esports kasi isang pagkakaman nilang, I think, ang magawa nila dito eh, baka tapos na ang laban at na-nostra na natin or nasulat na sa Biblia ng ML kung sino mananalo dito sa dalawang teams natin na yan. Pero shoutout muna tayo sa ating mga viewers habang naka-on pause tayo. Magandang gabi po sa ating 6,000 viewers ngayong gabi. And syempre, sobrang masaya kami ni Santi sa inyong support. At nakahilo pa kayo nanonood. Tatlong oras na ito tayong live eh. Tatlong oras. Paapat na nga ata. Kaya talagang solidong support kami from our viewers. Sa mga tropang JustML natin dyan, syempre maraming salamat po. Ayan, si Aaron, si Andre, si Kenneth, ayan, si Jamaica, si Mike Joseph. Ayan, ang ano eh, ita natin yung ngayon, medyo
medyo hindi na less toxic na, di ba? Kanina. Oo, and syempre, Santi, gusto lang din yung shoutout yung mga friends ko, sila Michael Valles, sila Kuya Stet, yan, sila Yuan, Sir Siejo, pati yung mga, ano natin ah, sa mga Omega, Smart Omega kanina, talagang ang ganda nung mga gameplay na nakita natin kanina. Pero syempre ngayon, habang nasa, naka-pause pa lang tayo, Santi, ano, mga singit tayo na shoutout sa ating mga viewers. Mm-hmm. Ayan nga, eh, ang daming nakaantabay. Ayan, oh, si Sam, si Limwe. Ito yung ating game. At bukang magbabalik nga, ganun lang kabilis. At magbabalik tayo, Santi, with another MLBB dito sa ating JUSTML. And ngayon, sitwasyon natin dito, Alpha Esports, medyo natatagilid na sila sa pressure na bibigyan ng team Nextplay 2.0. And now, Nextplay are just trying to somehow take an advantage dito na mas lumalamang sila. At sila kasi yung may map control as of now, Santi. So, sila din kung bakit yung rason na nandun sila, nauuna dito sa may Lord side. Oo, sila talaga yung nakauna. Pero Alpha Esports now, mukhang hindi na sila makakahabol pa dito to secure the lore dahil agad na itong minadali na Nextplay 2.0. And now, mukhang papasok pa sila. Dito na initiation. Reward with the Tempest of Blades. Pero mukhang hindi pa tapos dito. Si Humble Kyle with a Ugi Shadow Kill. Agad na mapapatumba si Lowly RD. Pero hindi pa tapos dito. Coming in from Nextplay 2.0. Securing 2 kills plus the Lord. This might be it. Lana, ito na yung inaantay ng Nextplay 2.0 na chance na mag-all-in na sila. And now, tipi-tipi na lang sa mukha at pagta-tower lock na, wala nang chance at ngayon na to seal the deal and to put the nail in the coffin, Nextplay 2.0 will secure the series with a sweep. Grabe naman, Santi. Ang ganda ng execution. Very smooth for the team Nextplay 2.0. Dalawa kasi nga na yan, Santi. Dalawang game yun na hindi man lang nila nabigyan.